Hello guys, welcome pong muli sa ating channel. In this video, I'm going to show you on how to create a Windows 10 bootable USB. So ito yung bagay na kung saan ginagamit natin para i-reformat or i-format natin ating mga computer. Kaya kung ano mang Windows na dinidesire natin na gawin nating bootable USB, applicable po ito sa lahat. Ang mga bagay pala na kinakailangan natin sa pag-create nito ay ang mga sumusunod. Una, of course, kailangan natin ng USB stick or USB drive. Okay? And I recommend yung minimum niya is naka 8GB tayo. Next, kailangan din natin ng Windows 10 ISO file. Bali, ganito ang hitsura ng Windows 10 ISO file. Okay? At ang pangatlo, kailangan din natin ng Rufus. Bali, sa Rufus Utility, doon natin i-create ang bootable USB. So, doon yung setup. And of course, kailangan natin nakakonek sa internet dahil magda-download muna tayo ng Rufus. Okay, punta tayo sa may Google. And then, i-type natin ang Rufus. At i-click natin yung official site nila. Okay, nandiyan na. At i-scroll down natin. Okay, and then, bali sa kasalukuyan, so 3.13 ang version ng Rufus. So, i-click natin yan, i-download natin. Okay, i-save natin. Gusto kong i-save sa desktop. Lagyan ko siya ng folder. And then, lalagyan ko siya ng pangalan, Rufus. Open. Save. Okay. Nagpa-process na siya, mga kaibigan. Okay. Antayin lang natin ng konti. Yun. Buksan natin ito. Pwedeng i-double-click natin or i-click natin yung run as administrator. So, ito na siya. Ang una muna natin gagawin, isilik natin yung ISO natin. Image or yung file natin. Okay. I-click natin itong select. And then, i-highlight natin and open. Okay. So, nang na-open na dyan, next na gagawin natin, i-insert natin ang ating USB. Insert natin. Okay, yan, binasa ang ating USB. So, meron akong 32GB. Katulad ng sinabi ko kanina mga kaibigan, ang recommended ko na minimum ng USB drive or stick is at least nasa 8GB siya. Yung file pala natin na Windows 10 na yan, 5.something GB yan. Kaya, mas maganda yung 8GB. Ngayon, itong installation, okay, so dyan, standard Windows installation, dyan natin ilagay siya. Take note pala mga kaibigan, ito ang pinaka-importante, dapat hindi tayo magkamali sa paglagay ng ating partition style dito sa ating partition scheme. May dalawang klaseng partition style ang ating mga desk. Ito yung GPT and then yung MBR. Dapat tama ang may lagay natin para gumana ang ating ginawang bootable USB. Okay, para natin malaman ang partition style ng desk na paglalagyan natin ng Windows 10 ISO o yung sinasabing magiging system ng computer natin, punta tayo dito sa may search. I-type natin yung partition. Partition. And then, itong create and format hard disk partition, i-click natin yan. Okay. Bali dito mga kaibigan, meron akong SSD, itong disk 0, and then meron din akong disk 1, ito yung hard disk na kung saan dito nakalagay ang aking mga files. Sinipalit ko ang aking system at dito ko rin ilalagay ang Windows 10 ISO. Kaya dito ko titingnan kung ano ang partition style niya para malaman natin, i-right click natin. Yan, properties and then volume. Yun.
ito yung partition style, ito yung GPT. So naka GPT ako, dapat GPT ang ilalagay ko doon sa partition scheme para gumana ng maayos ang bootable USB natin. Okay? Kaya isisili ko ang GPT. Automatic, pag isinili ko ang GPT sa target system, mag-automatic siya. Yun din ang magiging setup dito sa my target system. Okay? Halimbawa NVR, yan, naka-BIOS or UEFI. And then pa sa GPT naman, yan din siya, UEFI. Okay? Ito yung pangalan ng magiging pangalan ng ating USB. Okay, lagyan natin ng Windows 10. Okay? NTFS. Okay na yan. In default. Okay na yan. And then, ready na tayo. Okay? Start. Click natin itong start. So, ang sabi ito, may warning dito na lahat ng kung ano man meron tayo doon sa USB, masisirain niya yun or di-delete niya yun. Kaya dapat sa USB na ating paglalagyan ng ating Windows 10, dapat walang nakalagay doon na importante na mga bagay. Okay, click natin ng okay. Then, nagpa-process na siya. So, i-pass forward lang natin mga kaibigan para mabilis. Natapos na mga kaibigan, i-close natin at i-check natin. Okay, ito na siya. Yan ang kanyang laman. Hanggang dito lang tayo mga kaibigan. Kung kayo po ay nasyahan at nakatulong po sa inyo ang video ito, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at i-click po natin ang bell button para kung may mga bago po akong video na may upload, manunotify po kayo. At i-share din po natin sa mga kaibigan natin na gustong matuto sa bagay na. Kaya mabuhay po tayong lahat and God bless you.